and go home. Okay guys, good evening. Yan guys, kita nyo yan. Yan. Yan yung tinatawag guys na unique modern design na flower pot. Yan guys, pagka bininta natin yan, nagkakalago po siya ng 1,200. Hindi kasama yung halaman guys. Yan. Yan. Ginawa ko lang yan siya guys. Ngayon kung gusto nyong matuto kung paano gawin yan guys, abang-abangan nyo yung sunod kong vlog. Gagawa ko ng video kung paano siya gawin. Yan guys, pangako ko yan sa inyo. Kung gusto nyong matuto kung paano gawin yan. Hindi, medyo masilan kasi ang pagkagawa niyan guys. 3 days. Isang ganyan guys, nabubuo ko ng 3 days. Yung isang ganyan. Pero kung marami, halimbawa 10, mag-order na 10, siyempre sabay-sabay yun. So 3 days din silang masabay matapos. Pero kung isa lang, 3 days po talaga bago siya matapos. Kasi hindi naman po pwede na persahin yan. Kagaya niyan, yung puno na yan, yung pinakapuno niyan, ang ilalim niyan, bakal guys. Binabalot ko lang siya ng tela na may simento. After ko mabalot, yan naman yung paa. Bubuhosan natin yung paa. So, pagbuhos ng paa, kailangan patigasin natin yan guys. So, kakain na siya ng isang araw. Kinabukasan naman natin siya galawin uli. So, habang binubuhusan, yan, habang binubuhusan yung paa, gagawin natin yung dahon. Itong mga dahon. Yan. Tsaka yan. Tsaka yun. Yan ang masilan guys. Kasi, kapag hindi siya masyado matigas, pag inangat mo siya, nababali yan eh. Ito. Kasi walang bakal to. Sulid to siminto. Tapos yung ang inahaluan natin ng buhangin na binistay na. So kailangan bago natin galawin yan, talagang matigas na siya. Kaya kailangan kinabukasan na. Yun ang pagka ang paggawa niyan guys. Tapos after nito, pagka tumigas na, kinabukasan balikan natin. Pati ito yung matigas na yun. So, gawin na naman natin to. Ipatong natin to. Ito, ipatong natin dito. Sa ilalim, yan. Pagpatong natin, patitigasin na naman natin to, guys. Yan. After kinabukasan na naman. Habang nagantay natin, habang inantay natin na tumigas to, gawin na naman natin tong pasok. Itong pasok to, guys, tila din yan, tila. Na may halong puro siminto naman na hinahalo sa tubig. Gawin mong liquid yung siminto, tapos pagka na liquid na, lublob mo tong tailang to. Yun, pagka na lublob na, i-ano mo yung parang mayroong kang bilog na anuhan nito para ma-form siyang ganyan. Patitigasin na naman natin yan hanggang kinabukasan ulit. Pagka tumigas na, saka natin ipatong siya diyan. Kaya ang pag gumawa tayo ng ganyan guys, 3 days talaga, 3 days kompleto na siya. Ganyan na siya, may pintura na. Yan guys, kaya hindi siya basta-basta gawin ng isang araw lang, hindi po pwede ng isang araw lang guys. Pero kung ano guys, maramihan, yan, sabay-sabay din siya matapos, 3 days po talaga kasi, di ba, 10, may nag-order sa akin 10, gagawin ko ngayon isang araw, di, mga 10, tapos bubuhusan ko siya, kinabukasan, matigas na, ganun. Basta sabay-sabay sila matapos yung 10 guys. Pero kung isa lang gawin mo, 3 days pa rin. Yan guys. Kapag ibinta natin yan guys, ang presyuhan ko dyan ay 1,200. Magkano lang puhunan ko dyan guys? Yung bakal niya 9mm. Yung pag bumili ka ng bakal na 9mm, isang piraso guys, tatlo ang mabubuo na ganyan. Yun lang ang pinaka raw material na materialis natin guys. Yan lang yung mga materialis natin kasi yung tela guys, ito yung pot. Pwede naman natin tong kukunin sa mga baso-basura lang, yung mga tela na pinagtatapon. Pwede nating kunin lang yun guys. Saka yung semento. Ang semento kasi guys, yan tansya ko niyan nasa 3 kilo lang. 3 kilos lang na semento. Yan.
Hindi kasi ako nabili ng isang sakong simento, guys. Pagka apat or limang ganyan lang gawin ko. Hindi, per kilo ang binibili ko kasi masayang lang. Hindi kasi mauubos yung isang sako eh. So, pag binubuksan mo, yung matira, yung natitira, titigas yun. Kaya so, ang binibili ko per kilo lang. Yun lang. Yun lang puhunan ko, guys. Tsaka yung pagod ko. Yun lang. Tapos, ibibinta ko siya ng 1-2. Dati nga, 1-5 na ibibinta ko yan. Pero, inaano ko na lang siya ng 1-2, guys. Kaya, pangako ko sa inyo, guys. Sa susunod nating vlog, gagawa na ako ng video kung paano siya gawin. Kaya, kung sino yung interesado dyan na matuto kung paano gawin yan, abang-abangan nyo, guys. And then, para updated po kayo lagi sa video na i-upload ko, subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko, and then don't forget to click the notification bell para updated kayo lagi. Para pag na-upload ko yun, guys, yung video na kung paano gawin, makikita nyo. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Bye-bye! Oh,